Nasa kustodiya ngayon ng CIDG ang isang Panamanian diplomat matapos sa reklamo ng panggagahasa. Narito ang report ni Marisol Abdurrahman. Ininayaw pala ko ulan eh. Ginawa na niya lahat sa akin. Tuluyan ang bumigay ang emosyon ng 19 anyos na si Pamela. Di niya tunay na pangalan. Hindi raw niya akalaing mauuwi sa bangungot. Ang pagkakakilala niya sa foreign national na si Eric Schick sa isang book fair nitong Sabado. Simula raw noon, nangulit na raw sa kanya si Schick. At itong Lunes, pinagbigyan daw niya ang imbitasyon nitong kumain sa isang lugar sa Makati. Kasi ano naman eh, pagpubliko naman yung restaurant. Nakwento niya sa akin yung sa pamilya ko, yung mga gusto kong gawin sa buhay. Tapos nagkukwento din siya ng mga nangyari sa kanya. So sumadaling sabi, parang hindi ka nag-doubt dahil naging panata din pa ako sa kanya. Katong oras po kami kumakain doon, nag-uusap lang kami. Kasunod nito, niyaya raw siya ni Schick na uminom sa isang bar. Pero nang magiya na raw siyang umuwi, sa halip na sa kanilang bahay, pinadiretso raw ni Schick ang taxi sa kanyang kondo kung saan pinilit siyang pumasok. Takot na ako, sabang maano na yung dibdib ko. Yung pagpasok ko sa kwarto, dun na ako nakulong kasi sinarado na yung pinto. Nagpumiglas daw siya sa suspect pero hindi umubra ang kanyang panlalaban. Ano ba lang, sana lang di na ako. Sana makaalis sa unong buhay kasi ayoko pang, bata pa ako, ayoko pang, gusto ko pang matapos. Di po kasi ako nakatapos, gusto ko makatapos. She went to Makati Med and she was referred to also the crime lab and the results are positive. Kasama ang kanyang mga abogado at kaanak, dumulog si Pamela sa CIDG nang maaresto. Napag-alam ang isa palang Panamanian at technical officer ng Panama Maritime Authority, si Schick. Dumating yung ambassador ng Panama at hinihiling na ilabas siya o kunin at siya na lang daw ang magko-custody. Ipinakita pa nga raw ng ambassador ang diplomatic passport ni Schick sa kanila para patunayan na isa siyang diplomat at mayroon umanong immunity. Dinala sa Makati prosecutor si Schick at sinampahan ng reklamong rape. Wala pang reaksyon ang embahada ng Panama dito sa Pilipinas hinggil sa insidente. Pero sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesman Raul Hernandez na maayos ang magiging pagtrato sa Panamanian, bagay na tiniyak naman ng pulisya. Nunod namin yung protocol na yon to the point na kausap namin ang mga taga DFA. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting.